What's up everybody? Nandito po ngayon sa bahay ng aking tita. Ayan, dito sa Turil, Davao City. Na-miss na po itong backyard dito. Yung backyard dito sa bahay. Okay? Kaya nasipan ko na maglinis ng bakuran. Okay? Ito na doon. Doon sa backyard. Okay? Maga po ako nagising kanila para yun, maglinis ng bakuran dito sa paligid ng bahay, okay? So, nobody, samahan niyo ako, okay? Puntahan natin yung nililinis ko kanila. Kanilang umaga lang po yan, okay? Wala kasi akong ibang magawa dito sa bahay, okay? Tapos makipagkwentuhan rin gabi. So, ayan na. Naganap naman ako ng ibang mapaglilibangan dito sa bahay. Kaya, yun. Okay, okay. Tara. So, ito po yung likod ng bahay. Okay. Yan. So, sa nakikita nyo ito, malinis na. Wala nang mga pakalat-kalat na ano, mga basura. Okay. Yan. So, yung mga kasulok-sulokan dyan, wala nang wala na. Yan. Yan. Ito. Wala na. Okay na, okay. Okay. Saka kanina, napansin ko na makalat-kalat yung mga basura dito. Diyan. Diyan, diyan. Kanina, marami pa ito kanina. Diyan, makalat-kalat. So, ginawa ko ay binawalisan ko. Saka ginawa ko yung rake. Okay. Ginamit ko yung rake para yung mga kalat dito kanina ay mapunta doon. So, yun. Ito na po ang paligid. Malinis na. So, dyan. Patutuyo na muna natin yan dyan. Okay. Sa sikat ng araw. Okay. Umuulan kasi kagabi. Kaya medyo basang-basa yung mga iniipon natin basura dyan. Okay. Dyan kasi yung tapunan ng basura. Malalim yan nung araw. Okay. Ngayon, hindi na siya ganong malalim. Kasi punong-puno na lang yung mga sunog na yung mga basura. So, magandang gawin din ito yung compost pit or yung tinatawag natin na garden soil. Okay? Para gawing pataba ng halaman na ating itatanim. Kagaya ng mga gulay, okay? Rutas at ano pa. Okay, mapapansin nyo dito guys, mga buddy. Okay? Tingnan niya. Ano napansin dito? Ano kaya ang meron dito ng mga itinanim? Okay. Yan, ano yan? Yan. Anong puno yan? Anong klaseng puno yan? Okay. Yan po ay durian. Okay. Durian tree. Eh, meron po siya tayong isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Yan. Okay, meron po tayong mga punong durian dito. Yan. Kung magtatanong kayo kung sino yung
tatanim ng mga punong durian na yan. Okay. Wala po ba? Okay. Wala po ba? Okay. Ito inyong lingkod. Okay. Ako po ang nagtatanim ng mga punong durian na yan mga araw. Okay. Nasa 13 to 14 years old na po ang punong durian na yan. Matagal na. Okay. 14 years old. So, yun na siya sa laki. 14 years old na po yung puno ng durian. Okay. Ito rin puno ng niyog yan. Ako rin po ang nagtatanim niya noong araw. Noong ako ay nag-aaral pa lang dito sa Turil, Davao City. Okay. Davao Central College na po ako noong araw. Okay. Ako po ang nagtatanim niyan. Okay. Binigay ni Tito yung tatlong bunga ng niyog. Okay. Yung meron na siyang dahon. Okay. May tumubo na siyang dahon. Okay. Dalawang dangkal. Okay. Dalawang dangkal po ang haba na ng kanyang dahon mula sa bunga ng niyog. Kaya yun, sabi ni Tito na itanim ko na dyan dito sa may likod ng bahay dyan. Okay. So nagbungkal ako dyan ng lupa. Okay. Dyan ko binaon yung bunga ng niyog. Okay. So narito na po mga tabi. Okay. Balik ko dito ang lalaki ang tataas na 17 years old na po ang tatlong puno ng niyog na yan. Okay. Sabi nila markot daw to, pero hindi naman siguro markot to kasi ang tataas na eh. Yan o. Okay. Yan bati ang ating nagawa dito sa aking pagpasyal, pagbisita dito sa bahay ng aking tita. No, 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 no. He tried it. Hanggang dito lang po muna tayo mga daddy. Okay. Okay, hanggang sa muli. Sasamahan niyo ulit ako sa aking pamamasyal. Okay. Hanggang sa sunod po. Maraming salamat po sa inyo.